Ito po nga po muli si Teacher Mona ng Magdalena Child Development Center. Nandito po ako ngayon para ituro po ang mga gagamitin natin sa larong bowling. Una, kailangan po natin ng mga colored paper. Pwede pong iba-iba, pwede din pong isang kulay lang. Meron po tayong mga baso o mga plastic cups. Pwede din po yung styro cup ng kape. Pwede din po yung gamitin. Bali, kailangan din natin ng pandikit. Kailangan din natin ng gunting. Pwede nyo double adhesive or scotch tape or kung ano man po yung available natin pandikit. At higit sa lahat, yung ibinigay po sa atin nakasama ng ating weekly plan. Ikunin po natin yung isang baso at isang colored paper. Gagawin po natin, babalutan lang po natin. Hindi natin siya kailangang lagyan ng pandikit or kung ano man. Pero hindi naman po sinabing hindi natin kailangan, eh hindi na po natin lalagyan. Kung kailangan natin siya lagyan ng pandikit, lagyan po natin. Kung hindi naman po natin kailangan, huwag na lang po natin lagyan. Optional lang po. Ayan. Bali, meron na po tayo dito ang 6 na baso na nabalutan. Sila po yung magsisilbing bowling pin natin. Ngayon, kailangan naman po natin gupitin yung animals na ibinigay sa atin kasama ng ating weekly plan. Tandaan natin mga mami ha, ang gabay sa ating mga anak ang lagi nating iisipin. Hayaan po natin sila yung magupit para ma-experience po nila kung paano ito gawin. Ngunit, lagi natin silang gagabayan para sa kanilang kaligtasan. Katapos na po natin magupit, walang tayo ng pandikit at isa-isa natin ididikit sa ating mga ginawang bowling pin. Ganto po yung itsura niya, mga mami. Gupitin lang natin lahat. Hindi naman po sinabi yung pag-inupit, kailangan natin ng isang sukat. Hindi naman po ah. Kung ano lang po yung nagupit natin, kung malaki man yan o maliit, wala pong problema. Mahalaga po, maidikit po natin sila dito sa mga baso na ginawa natin yung bowling pin. Pagka naidikit natin lahat ito, itanong natin sa ating mga anak kung ano-anong mga hayop ba ang nakalagay sa ating bowling pin na ginawa para malalaman nila kung ano-ano ang mga animals na pwede nating alagaan sa bahay. Pag naiayos na natin, meron tayong aso, merong tama, may bunny. Meron din tayong goldfish, pusa, meron din, okay, may isda pa din. Diba marami namang klase ng isda, hindi lang naman goldfish. Tapos meron tayong lovebirds. Mami, pagka nagawa na natin at nagupit, ididiretso lang natin o isasalansan lang natin ganyan yung mga bowling pin at ipapalalo na po natin sa mga bata. Pwede tayong bumilot lang ng isang malaking papel, dyaryo, o kahit anong mga scratch paper na pwede natin itapon na, papakinabangan pa rin natin yun. Kung may bola naman na luma, pwede din po. Tapos, di ba, mami, napansin nyo din po na hindi natin kailangan bumili ng mamahaling bowling pin para makapaglaro yung ating mga anak. Sa pamamagitan lang ng mga makikita sa loob ng bahay, makakagawa na po tayo ng mga kapakipakinabang na laruan na matututunan na ng mga bata at mag-e-enjoy pa sila. Okay, hanggang sa muli. Paalam! Mm-hmm.
Thank you.